Mga kapuso, nasa 7% ng samples na naisa ilalim sa genomic sequencing sa bansa ang may kaugnayan sa bagong SARS-CoV-2 variants. Sabi ng DOH, ito yung mga variant na unang nakita sa United Kingdom, South Africa at Brazil. Maliit na porsyento pa lang naman daw ito, pero kung lumampas pa ito sa 50% ng samples, posible raw maging mas mabilis pa ang pagdami ng COVID cases. Sabi ng DOH, habang patuloy ang pagdami ng mga nagkakasakit, posibleng marami rin ang madala sa mga intensive care unit. Sa Metro Manila, ang ICU occupancy rate ay 65% na nasa moderate risk classification. Nag-donate ang European Union ng 2.3 million euros o mahigit 128 million pesos para sa COVID response ng World Health Organization sa Pilipinas. Ayon sa WHO, pwede itong magamit para mapaigting ang testing at hindi pambili ng bakuna. Target ng WHO na ma-deliver sa bansa ang mahigit 19 million doses pa ng bakuna na nakomit nilang ibigay sa pamamagitan ng COVAX facility. Ako po si JP Soriano, buong puso para sa Pilipino.